Hello guys! Kumbawa! Welcome back to my channel. So in today's vlog, samahan niyo ako kasi mag-interview tayo. So interviewin natin yung asawa ko kung paano mag-charge at discharge ng battery ng Tamiya. So meron kaming nabiling charger through online. So sana makatulong to sa inyo kung naglalaro rin kayo ng Tamiya. And let's go! Kasi ang pagcha-charge, dalawang klase ng pagcha-charge ng NIMH na battery sa ginagamit sa Tamiya. Meron yung slow charge, fast charge. Pero mostly, ang ginagamit namin pang karera na, on the race mismo, is 1.5 amps, 1 amps, ganun. Bakit? Kasi mas malakas ang buga ng 1.5 amps, 1 amps na charge sa baterya. Bakit? Ang slow charge naman is mas siksik siya. Mas matagal siyang ma-drain. Mas matagal siyang gamitin kasi konti lang yung power na ibinubuga ng baterya. Okay, so ito yung charger na ginagamit mo. Oo. Ito may lalagay yung battery. Iset natin na sa example bakit 1 amp at 0.3 amp yung slow charge at fast charge. Okay. Ganito yan. Ano yung battery ng Tamiya? Yung motor. Ito, regular na motor. Ito, no? Hindi, atomic. Atomic. Hindi, lang focus. Focus. Atomic tune yan. Ayan, atomic tune. Hindi siya nagpo-focus eh. Saglit lang. Baliktad eh. Pagbaliktad, saka magpo-focus. Layo talaga. Yan mo na. Sige. Set natin na sa example. Halimbawa, yung charge yung baterya is 30 amps, low charge. Lagay na natin sa tamang voltage, sa 3 volts. Hindi mo man, may charge niya ng 3 volts. Hindi maganda. Di ba nakakakuryente yan? Hindi. Ay, siset mo tapos ipinutin mo yung start. Ilang seconds niya bago mag 3 volts? 11, 15. 15 seconds bago mag 3, 17 seconds bago nag 3 volts. Di ba? So, yan yung slow charge. Oo. Yan yung 30 amp na inilagay mo rito. 15, umabot ka ng 17 seconds bago nakuha yung 3 volts. 3 volts. 1 minute. 3 volts. Paano kung chinage natin itong baterya ng 1 amp? 17 seconds yun kanina, di ba? O, 3 volts, 3 seconds. Nag 3 volts kagad siya sa 1 amp. Means, pag i-charge mo to ng 1 amp, yung buga niya mag 3 volts kagad within 4 seconds. Within 4 seconds. Doon sa slow charge na i-charge mo ng slow charge dito sa baterya, na inilagay mo rito sa baterya, magpro-produce lang to ng 3 volts within 17 seconds. 17 seconds. Yun ang pagkakaiba ng slow charge at fast charge. Okay. So, mayroon pa akong question. Ano? Wala. Paano naman pag magde-discharge ka ng battery? Yung ginagamit ko naman sa discharge ng battery ko is 0.7. Bakit 0.7? 1.8 volts kasi dalawang cell. Sa isang baterya is 0.9 volts. Mas mababa yung pag-discharge mo ng amp, mas accurate yung voltage na ipoproduce niya. Okay. So, kailangan ganyang battery? Ganyang klase ng battery? Hindi, kahit anong klase ng battery na NIMH. Basta NIMH. MH. Okay. Meron pa akong question. Paano yung trickle mode? Trickle mode. Ang gamit naman ng trickle mode is, halimbawa, may full charge na niya to. May, pagkatapos niyang may full charge itong mga bateryang to, papasok yung trickle mode. Ano yung trickle mode? Yung trickle mode na yun, ibig sabihin, kumbaga nag-fast charge ka, lalagyan niya ng paunti-unting charge. Kumbaga, sinusupply lang niya ng konting amps. Matawag. 3 weeks later, many months later. Meron pa akong additional question. Paano pala mag-refresh? Ang pagre-refresh naman is, i-discharge mo muna, then charge. Yun ang refresh. Ang gamit kasi ng refresh, para makuha mo yung highest voltage na kayang i-produce ng baterya mo. Pag ganyan bang nire-refresh yung baterya, hindi nasisira? Masisira ang baterya kung hindi mo siya nire-refresh. Kasi,
yung old cell na nakalagay dito, sisiksikan mo na naman ng bago, naghahalo. Kumbaga, lalong namamatay yung buhay ng isang baterya. Okay. Mm-hmm. So, another question na naman, paano mag-break-in? Break-in ng baterya. Oo, ng battery. Ang pag-break-in ng baterya is, gawin mo lang siyang 5 times. 5 times mong discharge, then charge. Okay na yun. Okay na yun. Okay, tapos last question na, paano yung delta peak? Ang gamit kasi ng delta peak is, halimbawa, teka, tignan mo. Delta peak. Pag naka 20 yan, mas siksik yung nakalagay na supply, yung amps sa baterya. Halimbawa, yung delta peak kasi, paganyan ng 1 yan, pataas, pababa, tapos dito niya i-cut. Ibig sabihin, sa net, halimbawa ito, 950 amps. Milliamps, I mean. Sa 950 milliamps na nilagay niya sa 20 MV delta peak per cell, 1.45 volts. Tapos, kung mas mababa naman ito, kunyari, ginawa mong 15, 1.5 volts, kaso nga lang, 900 milliamps na lang nakalagay. Mas lower ito, mas mataas yung voltage na naiproduce dito, kaso, mas mababa yung amps na ipinasok ng charger sa baterya. Kumbaga, sa 20, halimbawa, dito sa 20, sa 20 na delta peak na yan, full charge yan. Oo. Punong-puno lahat yan. Sa 15, hanggang dyan lang yung nilagay niya. Siguro, 95%. Kaso, 1.5 volts, ganun. Mm. Sa 10 volts naman, halimbawa, sa 10 delta peak, I mean, nasa 90% yung nilagay niyang charge ng baterya, kaso, nasa 1.55 volts. Parang ganun, pataas lang na pataas. Kasi, kung naka 1 delta peak, 1 MV yan per cell, means, yung highest peak ng voltage na i-charge niya, bababa lang ng 1, doon niya ikakat. Doon niya puputulin yung charge. Kaso, 80% lang yung laman ng baterya. Maraming nagsasabi na, mas mababa yung milliamps ng baterya, mas malakas ang buga. May nagsasabi na, mas malaki yung amps ng baterya, mas mahina yung buga, kaso mas tumatagal. Kaso, depende pa rin sa pagcha-charge mo ng fast charge combination sa delta peak. Nasa kombinasyon mo yan ng fast charge at delta peak yan, para makuha mo yung tamang timpla ng lakas ng buga at tipid ng baterya, kung gaano siya tatagal sa supply niya. Kaya nga, natatawa na lang ako sa mga nagsasabing, mas malaki yung amps, halimbawa, 1,950 milliamps yung baterya, mahina yung buga, mas tumatagal. Mas mababa yung milliamps ng baterya na 950, malakas ang buga, madaling ma-lowbat. Depende pa rin sa pagcha-charge mo, sa kombinasyon mo ng charge, at delta peak. Okay. Pero para mas makuha mo pa rin yung highest voltage ng baterya mo, kailangan mo talagang i-refresh yung baterya bago mo gamitin. Yun lang. Saan ba makakabili ng ganitong charger? Internet. Sa internet, no? Sa mga Amazon? Mga ganun. Okay, how about this one, the battery? Sa Tamiya Shop. Sa Tamiya Shop, no? Neo Champ, yung tata. Kasi ito lang ang pwedeng gamitin sa mga events dito sa Japan na more on Tamiya Racing, Tamiya Mini 4-Wheel Drive Racing. Ito lang pwede. Pero pagka nagpra-practice naman ako, gusto ko kasing tumagal itong bateryang to. Itong any loop light ang ginagamit kong pang-practice. Pero itong any loop light, pwede mong i-charge dito? Pwede. Any brands pwede. Basta rechargeable battery. Basta rechargeable battery na NIMH. NIMH. MH. Yun lang. Okay, tapos na. So, yun na nga guys. Dito na nagtatapos ang ating interview portion. O, diba? May pa-interview portion. Ayan. Pasensya na dahil ayaw ipakita ng asawa ko yung kanyang pes. So, kamay na lang. So, sana marami kayong natutunan sa araw na to. At sana nag-suon yung video na to. Maraming salamat. And don't forget to subscribe and like this video. Goodbye!